Today we will discuss the Gauss-Jordan elimination and Gaussian weak pivoting to solve the roots of linear equations to three variables. So, for example, you have the equations 2y plus 6z equal to 2, 3x plus 9y plus 4z equal to 7, x plus 3y plus 5z equal to 6. So, ilalagay natin ngayon sa matrix natin yung mga coefficient ng mga equations. With the first column para kay x, second column para kay y, third column para kay z, and dito naman yung constant. So, yung sa first row, ilalagay mo yung coefficient ni first equation. Sa second row, ilalagay mo yung coefficient ni third equation. Third row, ilalagay mo yung equation ni third equation. Now, meron naman ditong column for x, y, and z, and the constant d, para alam natin kung saan natin ilalagay yung mga coefficient. Now, yung kailangan natin gawin dito sa Gauss-Jordan elimination is kailangan natin i-convert itong matrix natin sa ganitong form. So, you have the 0 at the x of the second equation, x of third equation, y of third equation, z of third first equation, z of second equation, and the y for the first equation. Para yung magiging sagot natin dito for x will be equal to a, your y will be equal to b, and your z will be equal to c. Yan yung magiging sagot natin para sa mga roots. So, kailangan natin i-convert or i-simplify or reduce itong matrix na to in row echelon form, which is ito, yung may one diagonal. So, sige, try natin, no? Ito. So, yung first step dito is kailangan mong gawing 0 yung coefficient dito. Yun yung una. Next, itong coefficient naman dito. Third is yung coefficient dito. Ito naman. Sunod dito. And next, itong coefficient dito. No? So, first na gagawin nating 0 is yung coefficient dito ng matrix natin. Original matrix, which is ito. So, yung 3 dito, gagawin dapat natin 0. Or yung x ng second row, gagawin natin 0. So, since meron na tayong 0 dito sa x column natin, which is yung nasa row 1, pwede na natin siguro, yung gawin na lang natin dito, is ipagpalit natin yung row 1, coefficient ni row 1, sa row 2. So, ganun yung gagawin ko. So, ito, yung magiging form ng matrix. So, ilalagay natin sa row 1 yung second equation. 3, 9, 4, and 7. Next, you have 0, 2, 6, 2, and you have 1, 3, 5, 6. Ayan. So, yung first step natin na gagawing 0, ito, no? Yung x ng row 2, is nagawa na natin 0. Ayan na yung matrix natin. Na yung kasunod naman is gagawin naman natin 0, itong 1 na nandito, which is yung x ng row 3. So, paano natin itong gagawing 0? So, kapag ikakalculate mo, gagawa ka ng solution for row 3. So, hahanap ka ng ibang row na ipapartner mo sa kanya para makagawa ka ng solution. Kunwari, ganito yung gagawin ko. Sasabihin kong, imamultiply ko ng 3 yung row 3. Imaminus ko siya sa row 1. Para kapag imamultiply ko to ng 3, tapos imaminus ko siya sa row 1. So, 3 dito, imaminus ko sa 3, magiging 0 na yung dito. But itong solution na to, tandaan, is para lang to sa row 3. So, hindi maapektuhan yung ibang row. No? Hindi mag-change yung value. So, kukunin muna natin yung 3 row 3. Ano magiging value nito? So, yung 3, mamultiply mo sa row 3. So, you have 3 minus 3 times 1. You have 3. 3 times 3, you have 9. 3 times 5, you have 15. And 3 times 6, you have 18. Now, ima-minus mo daw siya sa row 1. So, yung row 1 natin is equal to 3, 9, 4, and 7. So, you will get a value for this solution. So, you have 3 minus 3, that is 0. 9 minus 9, that is 0. 15 minus 4, that is 11. And 18 minus 7, that is also 11. So, itong solution na to is ito yung mabibigay ng bagong value sa row 3 kung saan mo in-apply yung solution. New form na matrix. Ito yung maging matrix natin. Kopyahin lang natin yung
row 1 and row 2 kasi wala naman tayong ginawa dyan, no? Hindi naman tayo nagbigay ng solution para dyan. So, next is 0, 2, 6, 2. And then, ito yung kinumpute natin, yung row 3, no? Dyan tayo nagbigay ng solution. And ito yung outcome, ilalagay mo lang dito. 0, 0, 11, and 11. Ayan na yung ating bagong form ng matrix or bagong matrix. Now, kung titignan nyo, itong tatlong 0 dito. So, yung first na gagawing 0 is ito, second ito, and third ito. So, nagawa na natin, no? Yung first, second, and third na step. So, yung gagawin na natin ngayon is gagawin na natin 0 yung nandito sa taas. Okay? Yung Z ng row 1, next is yung Z ng row 2, and yung last is yung Y ng row 1. So, anong magiging solution natin dito para maging 0 itong 4 dito? Siguro, ipapartner ko to siya dito sa... Pwede mong ipartner itong row na to dito sa row 2, row 1, sa row 3. Depende sa'yo. So, ang gagawin ko na lang dito, ipapartner ko yung row 1 sa row 2. So, para makancel siguro ito, gusto ko kasing gawing 6 ito. Para kung ima-minus ko siya dito sa row 2, so 6 minus 6, magiging 0 na yung nandito. So, yung solution ko para dito is, ika-cancel ko muna yung 4, so mag-multiply ako ng 1/4, and then mag-multiply din ako ng 6 sa row 1. Ima-minus ko siya ngayon sa row 2. Or this will be reduced into 3/2 row 1 minus row 2. 6 over 4, no? So, you multiply 3/2 to row 1. You have 3/2 row 1. So, you will have a new coefficient for row 1 equal to, you have 3/2 times 3. So, that is 9/2. And 3/2 times 9, no? You have 27 over 2. And 3/2 times 4. You have 6. 3/2 times 7. You have 21 over 2. Ayan. Next is, ima-minus mo daw siya sa row 2. So, lagay mo lang dito yung row 2. Minus mo siya sa row 2. Ano yung magiging, ano yung value ng row 2 natin dito? So, yung row 2 natin, that is 0, 2, 6, 2. Calculate mo lang yung mga values, bagong values. So, 9 over 2 minus 0. So, we'll have 9 over 2. So, you have 27 over 2 minus 2. 27 over 2 minus 2. So, you have 23 over 2. Next, you have 6 minus 6. So, that is 0. 21 over 2 minus 2. So, you have 17 over 2. So, this will be the new coefficient for row 1, which is yung nilagyan natin na solution na 6 over 4 row 1 minus row 2. Kukopyahin lang natin yung row 2 and row 3 since wala naman tayong solution na ginawa doon, no? You have 0, 2, 6, 2. And dito sa row 3, you have 0, 0, 11, and 11. Next, para naman sa row 1, you have 9 over 2. 23 over 2. You have 0 and 17 over 2. Ayan. Yan na yung ating bagong form ng matrix. Next na gagawin natin 0 is yung 6 dito sa row 2, which is yung Z ng row 2. So, ano magiging solution natin dito? So, itong row 3, row 2, ipapartner ko sa row 3. Kakancel ko yung 6, tapos gagawin kong 11. So, 11 over 6, row 2, ima-minus ko siya sa row 3. Pwedeng ganun, no? Ngayon, magkakaroon na tayo ng solution na bagong set of coefficient. So, solve muna natin kung anong magiging kalalabasan ng solution na to. 11 over 6, row 2. So, you have 0. And then, 11 over 6 times 2. You have 11 over 3. 11 over 6 times 6. You have 11. And dito, 11 over 3. Then, ima-minus mo daw to kay row 3. Yung row 3 natin, that is 0, 0, 11, and 11. So, you have the new coefficient for row 2, which is
yung solution na to para sa row 2. So you have 0 minus 0, 0. 11 over 3 minus 0, that's 11 over 3. 11 minus 11, that is 0. And 11 over 3 minus 11. So you have 22 negative, no? Negative 22 over 3. Next, gagawa na tayo ng bagong matrix. No. Kakaroon na tayong bagong form. Kukopyahin lang natin yung coefficient ng first row. And then, yung row 2 natin, dyan tayo nagbigay ng solution. So, yung magiging, ito yung bagong coefficient niya, 0, 11 over 3, 0, negative 22 over 3, and dito naman sa row 3, kopyahin lang 0, 0, 11, and 11. So, this is the new matrix. Now, yung next target na natin na gagawing 0 dito is yung y ng first row, which is yung 23 over 2 dyan. Sa tingin ninyo, ano dapat yung magiging solution natin sa row 1 para maging 0 ito, 23 over 2. Ika-cancel ko muna to siya, itong 23 over 2, tapos maglalagay ako dito ng 11 over 3 para para i-compute ko with row 2, maka-cancel na, magiging 0. You have 2 over 23 times natin sa 11 over 3 row 1. Ima-minus ko yan sa row 2. So, simplifying, you have 2 times 11, that is 22 divide 69. Row 1 minus row 2. So, kunin na natin yung value ng 22 over 69. Row 1. So, mamultiply mo ng 22 over 69 yung lahat ng coefficient sa row 1. So, you have 22 over 69 times 9 over 2. So, magkakaroon ka ng 33 over 23. Then, 22 over 69 times 23 over 2. So, you have 11 over 3. Then, 22 over 69 times 0. So, you will have 0. And then, 22 over 69 times 17 over 2. So, you have 187 over 69. Next, ima-minus mo daw yan sa row 2. Kopyahin lang natin yung row 2. Wala namang coefficient na minultiply dyan. 0, 11 over 3. 0, negative 22 over 3. So, kunin natin yung value nito. So, you have 33 over 23 minus 0. So, that is 33 over 23. You have 11 over 3 minus 11 over 3. So, that is 0. 0 minus 0, 0. 187 over 69 minus negative 22 over 3. Tandaan, no? This is subtraction, no? Subtract mo daw. Then, negative itong value na to. Huwag kalimutan yung value, yung sign dito. So, you have 231 over 23. And then, ito na yung magiging bagong set of coefficient dito sa row 1. No? So, lagay na lang natin. Gawa tayo ng bagong matrix. Ayan. So, ito na yung bagong set of coefficient sa row 1. You have 33 over 23. You have 0, 0, and 2. 31 over 23. Next, second row, you have 0, 11 over 3, 0, and negative 22 over 3. Last, 0, 0, 11, 11. So, ayan, no? So, nagawa na natin 0 yung mga values ng coefficient na kailangan maging 0. No? So, meron na tayong diagonal dito, but hindi pa 1. Kailangan pa natin itong gagawing 1, no? Yung diagonal na to. So, paano yung magiging 1? So, multiply mo lang itong row na to sa inverse nitong coefficient na naiwan dito para maging 1 na lang, no? Itong diagonal, yung x ng row 1. So, you have 23 over 3. 33. Multiply mo. Then, ito naman, 3 over 11.
then ito naman 1 over 11. Multiply mo lang. No? Ng inverse ng coefficient ng diagonal na ito. So, yung bawat row. So, magiging new form ng matrix na natin. Ayan. Kakaroon na tayo ng new form. So, 23 over 33 multiplied by 33 over 23, that is 1. Okay? So, ito multiply dito, that is 0. Lagay ko muna ng, ayan. Ito multiply dito, 0. And then, ito multiply mo dito, so you have 231 over 23, i-multiply mo siya sa 23 over 33, so that is 7. Then, dito naman tayo sa row 2. 3 over 11 times 0, that is 0. 3 over 11 times 11 over 3, that is 1. And 3 over 11 times 0, that is 0. And last, you have 3 over 11 times negative 22 over 3. So, you have negative 2. Last row is 1 over 11 times 0, you have 0. 0. 1 over 11 times 11, you have 1. 1 over 11 times 11, you have also 1. So, ngayon, ito na. Tandaan na this is the x column, y, z column, and the constant. Constant d, no? So, ngayon, magkakaroon na tayo ng sagot para sa roots. You have x is equals to 7. You have y is equals to negative 2. And z equal to 1. So, these are the roots for the system of linear equation. Ito yung magiging sagot natin and solution natin for Gauss-Jordan elimination. Next method is using the Gaussian with partial pivoting to solve the roots of the linear equation to three variables. So the same problem, no? And ito yung mga equations natin. We have the equation 1, 2, and 3. And ito yung magiging matrix natin. Lagay natin sa row 1 yung coefficient ng equation 1, row 2 coefficient ng equation 2, row 3 coefficient ng equation 3 with respective column for x, y, z, and the constant t. Na yung kailangan lang natin gawin dito sa Gaussian with pivoting, with partial pivoting, kailangan lang natin gawing 0 itong x ng row 2, x ng row 3, and yung y ng row 3. Try natin para mas maintindihan, no? So, since ito pa rin yung unang step na gagawing 0, yung coefficient dito, ito yung pangalawang gagawing 0, yung pangatlong paggagawing 0, itong row 1 at row 2, pagpapalitin ko lang sila. So, you have 3, 9, 4, 2. Hindi babaguhin ng arrangement ng equation yung sagot natin dito. So, kahit anong arrangement ng equation is pwede, a-arrive tayo sa iisang sagot. So, ito yung magiging matrix na natin ngayon. So, yung first na gagawin natin 0 is nagawa na natin 0, which is yung x ng row 2. Next is yung x naman ng row 3 yung gagawin natin 0. So, katulad kanina, gagawa ko ng solution dito. Papartner ko siya sa row 1. Oops, hindi 2, 2. This is 7. So, magiging 3R3. Ma-minus ko sa row 1. So, you have the solution 3R3 minus row 1. So, yung coefficient sa third column or third row, no, rather third row, ma-multiply natin ng 3. So, you have 3, 9, 15, and 18. Next, minus R1, you have 3, 9, 4, and 7. Then, you subtract. So, you have 3 minus 3 equal to 0, 9 minus 9 equal to 0, 15 minus 4 equal to 11, and 18 minus 7 is equal to 11. Ayan, no? So, magkakaroon tayo ng bagong matrix dito na mapapalitan na yung row 3 since nagkaroon tayo ng solution for row 3. You have 3, 9,
0, 7, 0, 2, 6, 2, and you have 0, 0, 11, and 11. So nakuha na natin ngayon yung form na ito, no? Yung form na matrix na gusto natin. So yung gagawin mo na lang dito is ibabalik mo itong matrix na to into, balik natin sa certain equation. So doon ako mauuna sa row 3 kasi doon tayo may makukuha. Okay? Sa row 3. So for row 3, yung magiging equation ko sa row 3, you have 0x. 0 na yung coefficient na x plus 0 na din yung kay y plus 11z equal to the constant 11. So kung nakikita nyo dyan, 0 yung coefficient na x, makakancel na to and yung kay y. So you have 11z equal to 11, therefore your z is equal to 1. That is the answer. Same with the Gauss-Jordan elimination. Yung sagot natin sa z is equal to 1. Now, dun tayo sa row 2. Kasi dalawa yung unknown sa row 2. That is y and z. Kasi yung coefficient na x, 0 na yan, no? So you have 0x plus 2y plus 6z equal to 2. So since nakuha na natin si z, substitute na lang natin siya dito, and that is equal to 1. So you have 2y, 6 times 1, that is 6, transpose mo sa kabila, so you have negative 6. So magiging equal to sa negative 4. Then divide both sides by 2. So you have y equal to negative 2. Same with the answer kanina sa Gauss-Jordan elimination. And next, for row 1, magkakaroon din tayo ng equation sa row 1. You have 3x plus 9y plus 4z, 7. So ngayon, meron na tayong value ni z and ni y, no? This is negative 2 and then this is positive 1. So simplifying, you have 3x, you have equal to 7, then yung 9 times negative 2, transpose natin sa kabila. So 9 times negative 2, that is negative 18. Transpose mo sa kabila, magiging positive 18 na siya. You have 4 times 1, that is 4. Transpose mo sa kabila, you have negative 4. So this is equal to 7 plus 18 minus 4, you have 21. So divide 3, have x equal to 21 over 3. So yan yung magiging sagot natin. So we have the solution or the roots, which is equal to 21 over 3 is 7. So x equals to 7 and y equal to negative 2 and z equal to 1. So these are the roots. These are the roots of the linear equation. So this is the solution using the Gaussian with partial pivoting. Mas madali siya kesa sa Gauss-Jordan elimination kasi tatlo lang yung coefficient na kailangan mong gawing 0. So thank you and God bless. Thank you.